everyone. At oras po ay 5:20. Papunta na po kami sa nanay ko at susunduin po namin sila. At pupunta po kami ngayon ng Hagunoy dahil kukuhanin namin ang buto ng aking lolo at lola at ililipat namin sa ibang simenteryo. Dahil sa Hagunoy ay bumabaha. Hindi na namin mapuntahan tuwing undas. Kaya ililipat na po nila ng ibang simenteryo. See you there! Bye-bye! Request ng aking Tita Janet na iduktong ko daw yung dati naming pagpunta sa simenteryo at yung pagkuha ngayon ng buto. Kaya una muna nating ipalalabas ay ang pagpunta namin dati sa simenteryo. In-screen record ko na lang yon dahil wala na akong kopya nun at in-upload ko na sa aking vlog sa YouTube. Kaya ngayon ay panoorin muna natin ang pagpunta namin sa simenteryo. Tara na po! Dumaan din ako dyan. Hoy, ang daddy, alalayan mo. Madulog.
Tabi-tabi po ka dyan, ha? Sinanggol na tayo. Ayaw ka sumunod. Malinis. Matubig lang. May tubig mo. Alam, iya. Doon pa sa tubig umihi. Sino yung asawa mo? Dyan lang talaga. Yung problemado ka kung paano mo itatayo yung sanwila. At naglalakad na nga kami, papasok ng loob ng sementeryo. Ibinaba lang kami ng aking asawa dahil siya ay hahanap naman ng parking. Naglalakad na kami papunta sa puntod ng aking lolo at lola. At may mga baha sa mga gilid-gilid. At yan ang mismong puntod ng aking lolo at lola. Hindi nakita ang pangalan ng aking lolo at lola. At baha yung mga paligid ng puntod ng aking lolo at lola. Ayan ang aming mga sama, ang mga tito, tita, pinsan ko. At yung iba ay nagsunuran na lang din. At ayan ang aking nanay at tatay at mga tito, tita ko. Ayan, naumpisahan na basagin ang kanilang mga puntod. Inuna muna po ang aking lola na butasin upang isa-isa silang ilabas sa kanilang mga puntod. Asensya na po kayo sa boses ko. Medyo malat or medyo parang sinisipon dahil sinisipon nga talaga ako dahil ilang araw na akong nagkaka-allergy rhinitis. Bahing ako ng bahing. Then sinisipon na ako. Ayan, binabasag na at susubukan ng hugutin ang aking lola dahil pahirapan tong maghugot dahil matubig ang ating puntod. Nililinis muna ni Kuya dahil yung mga binasag niya ang mga bato-bato sa harap ng puntod ay pumapasok sa loob ng puntod. At ngayon ay susubukan ng hugutin ang kabaong ng aking lola. Pero ayaw magpalabas ng aking lola. Naka-fix yata yung kabaong niya dahil may mga tubig nga dun sa loob. Hindi namin alam kung bakit ayaw mahugod at ugal na si Kuya pero ayaw pa rin lumabas na kabaong ng aking lola. At ito ulit ang aking mga kamag-anak at yan ang aking tito, ay mga pinsan ko at mga tita at tito ko. At pinakita ko lang sa inyo kung sino yung mga nandito at yung iba naghabulan. Hindi ko na nabidyohan kung sino-sino pa yung mga nagdatingan at sinusubukan na nga ulit hatakin. Unti-unti namang gumagalaw ang puntod at unti-unting na ilalabas kahit papano. Ayan na. Susubukan ni Kuyang hatakin. Hirap na hirap na si Kuya dahil nag-iisa na siya. Ayan, lumalabas na pa unti-unti. Kaso nakaharang yung parang upuan namin dyan sa gilid ng puntod ng aming lola at lolo. Kaya ngayon ay susubukan ni Kuyang basagin. Nakailang pokpok si Kuya. Kaso ayaw mabasag nung una. Pero ngayon ay nababasag din unti-unti ang parang upuan na yan. At ayan na nga, unti-unti ni Kuyang nababasag. At susubukan na ulit niyang tanggalan ng mga parts yung kabaong ng aking lola. Susubukan na rin niyang hatakin ang kabaong ng aking lola. At unti-unti na nga itong lumalabas. Hirap na hirap si Kuyang maghata kasi nga matubig. Basa yung mismong loob ng kabaong. Eh marami pa naman dibang tela yung loob niyan. Ayan, hinatak niya na. At tinignan na niya kung pwede nang tanggalin yung mga parts ng kabaong. Unti-unti na niyang tanggalin ang parts ng kabaong. Inuna niya yung mismong takip at yung mga tela dun sa takip ng kabaong. Hinahatak-hatak niya lahat ng mga parts ng kabaong. Tatanggalin niya lahat yan. At saka niya iisa-isahin, kuhanin lahat ng buto ng aking lola sa loob ng kabaong mismo. Ayan, inuunti-unti niya. Yero pa naman yung kabaong na yan. Kaya, dinadahan-dahan din niya kasi baka siya masugatan.
delikado pa namang masugatan dahil kalawang na yan, tas nababad pa sa tubig na marumi. At natanggal na nga po ang mga tela sa ibabaw at naglapitan na po ang mga tito ko at yun ang mga anak ng aking lola. At ayan, sinilip ko yung loob ng kabaong and yung mga flowers tsaka yung ribbon na nasa ibabaw ng kabaong, yung mismo nasa ibabaw ng salamin. Then ayan, yung salamin ay basag na din. At ayan ang aking lola. Nakita natin yung pinakabungo niya, then yung ibang parts ng katawan niya, yung mga buto. Hindi ko na nakikita yung ibang parts dahil umalis ako agad at binidyohan ko ng ibang angulo. Then ayan, tinanggal na nga yung dress at iniisa-isa na ni kuya yung buto ng aking lola. At nagsisilipan din yung mga tiyahin ko at yung iba kong kamag-anak na nandiyan. Ayan, yung nanay ko yan. Then si Kuya Yuri kanina ay sumilip din pero pinalis ko din agad. Yan, iniisa-isa ni Kuya lahat ng buto ay iniipon niya para lahat ay makuha at walang maiwan. Then ayan, iniisa-isa niya din at tinatanggal yung mga banakal or kung ano man yung nagtubuan sa loob ng kabaong dahil may ugat daw siyang nakuha or nakita dun sa loob ng kabaong na nakapalupot dun sa mga tela na nandoon. Then ayan, inuunti-unti na niyang ilagay sa garbage bag. Diyan na lang muna namin nilagay sa garbage bag kasi nga basa yan. Then ilalagay namin sa isang parang sako bag after niyan, para hindi kumata sa loob ng kabaong na ipaglalagyan nila. Ayan, iniisa-isa namin, iniisa-isa ni Kuya pala, hindi namin. Si Kuya ang nag-iisa-isa din, ang aking mga tito ang may hawak ng pinaglalagyan ng aking lola. Then ayan, iniisa-isa ni Kuya lahat-lahat at pinipili niya lahat para makuha niya yung lahat ng parts ng buto ng aking lola. At mahaba-haba pa din yan. Ayan, napapagod na talaga si Kuya dahil siya lang mag-isa yung nagtanggal sa loob ng kabaong. Ay, o, loob ng nicho. Nagkakamali-mali na ako. No, napapagod na rin kasi ko sa pag-voice over. Masama din yung pakiramdam ko. Ayan, may tinanggal si Kuya na hindi ko alam kung ano yung kinuha niya na yun. Pero lahat yan is iniisa-isa niya talaga, totally. Ayan, kunin din niya yung paa, yung kamay. Ay, yung kamay nakuha na niya. Yung paa, yung daliri. Yung pala, hindi pala kamay, daliri na ako. Kunin din niya. Iniisa-isa niya talaga ang kuhanin lahat. Halos lahat ay nakuha na ni Kuya. At sinilipan niya yung ibang parts ko. May naiwan pa talaga na parts ng aking lola. Then, ayan, yung ibang parts na buto pa rin ay pinupulot pa rin niya. Iba kasi natunaw na daw. Then, ayan, at ilalagay na sa sako bag. Pero yung garbage bag is dinoble nila para nga hindi masyadong kumatas. At binuhol muna ng una at ibubuhol pa ulit ng pangalawa sa kanila. Ilalagay sa loob ng sako bag. Hindi na pala niya binuhol. Sorry naman, kala ko binuhol pa rin. Then, ayan ang aking mga kamag-anak, nanay, tatay, andyan na rin yung asawa ko at yung mga pinsan ko. Tito, tita, and see you sa part 2. Thank you for watching. Goodbye!